Hello guys, ako nga pala si Danny. Ako naman po si Lorna. At welcome po kayo sa aming YouTube channel. Una po sa lahat, nais po namin munang magpasalamat sa Diyos sa mabuting pagkakataon na ibinigay sa atin lahat na narito naman po ulit kami upang mag-usap ulit po patungkol sa mga relasyon, relasyon ng mga nagmamahalan, para at least may matutunan din po, lalo na po yung nag-uumpisa pa lang na pumasok sa relationship, lalo na po yung relationship na talagang unique ang relationship, na hindi pangkaraniwan na relationship. Kaya makasama namin kayo dito sa discussion na ito. At ang ating main topic po ngayon sa ating relationship goals, mahal no? Yun ang ating hashtag, relationship goals. At ang unang topic na pag-uusapan po natin is yung 6 challenges ng mga May and December couple. Yes, oo. Okay. Dahil ang May and December relationship, diyan yung maraming barriers na pagdadaanan. Oo, kumbaga, dapat kasi alam nyo po na ang May and December relationship ay ibang klase po yun. Hindi basta-basta relationship yun. Na dapat yung dalawang couples o dalawang partner na may relation, na ganito yung relationship, kailangan tunay talaga sila nagmamahalan. Talagang yung pag-ibig nila, kaya nilang ipaglaban. Sabihin, kaya nilang tindigan yung kanilang pag-uusap na masinsinan. Oo, kumbaga, babae ang matanda, kayang ipaglaban ni lalaki yung kanyang pagmamahal doon sa babae na mas older sa niya. Kaya niya ipaglaban sa family niya. Kasi ang number one na magiging parang aminin na natin, ito yung realidad eh, na ang unang-unang kukontra dyan, yung family. Lalo na yung nanay, lalo na yung tatay. Kasi, di ba sa totoo lang naman, pag yung anak mo ay magkakaroon ng relationship sa isang napaka-laki ng agwat sa kanya, magkukulit ka talaga. Parang, bakit? Parang, hindi mo mapapayagan agad, di ba? So, dyan po papasok nga yun, yung family acceptance na tinatawag. Yan yung number one. Harapin ng mga May-December couple. Yan yung pagtanggap ng pamilya sa isa't isa. Yes. Kaya dapat, yung mga may relationship na ganito, dapat pakinggan nyo po ito. Dahil importante ito. Dahil, ito po yung mga haharapin ninyo na dyan yung mapapatunayan pag nakalakpas po kayo doon. Dyan yung papapatunayan na talaga yung pagmamahalan ninyo talagang totoong-totoo. At para maging maayos din yung relationship nyo. Diba? Kasi nga syempre, kailangan talaga natin, sabi nga dun sa nabasa nating article na ang May-December couple is very rewarding daw. At syempre, very challenging din. Yes, dahil sa dami ng sabihin, pag sinabi kong very, hindi lang basta very challenging itong relationship na ito. Kasi nga, kakaiba nga itong relationship na ito. Kasi nga, mahal, diba? Ang common kasi, general na relationship talaga is yung magkaedad or matanda yung lalaki. Ganon. You know. Kaysa sa babae. Talagang yan. Yun yung common sa buong mundo. No, common. Actually, based sa research natin, yung May-December couple is parang maliit lang po yung porsyento. Percent niya. Ganon ang relationship. Diba? Ang pinakamalaki talagang percentage is yung magkaedad or matanda yung lalaki. Yun yung pinaka ano. Kaya itong pag-uusapan po natin is kakaibang topic. Diba, no? At unang masasalo nga po ninyong challenge is yung family acceptance. Ngayon, isa-isay natin, mahal. Ready na po ba kayo, mga viewers? Anong gagawin ninyo pagdating sa family acceptance? Ngayon, ito yung tatalakayin natin. Ngayon, kung kayo po ay meron na po kayo napupusuan na para bagang ang edad nyo is magkalayo, panoorin nyo muna to. Kasi baka ang mangyari is urong-sulong tayo. Mahirap na. Yun yung pinaka-ano natin. Kaya nga, awan ng Diyos pagkada itong topic natin, mahal. Sabihin, ina-advance na natin sa kanila para at least hindi po sila masyadong mahirapan dun sa kanilang relationship goals. Yun yung ano natin. Tsaka isa pa, madidiscuss din natin
yun talaga experience natin. Oo. Yun yung pinaka-importante, ano yung na-experience natin. Mm. Pero, ayun nga po, at least, based on na sinusulat, at least mas maganda rin yung sa personal yung, na experience. Kasi nga, syempre, kami po, nag-a-advise po kami based po sa experience natin. Oo. Sabihin, naranasan na po namin na pwedeng mangyari sa inyo to. Ngayon, paano namin to nagawa na maayos, pwede rin namin ma-share sa inyo. Oh, at saka isa pa, mahal. Mm. Ang acceptance naman eh, kung sa family, meron din sa friend eh. Diba? Mm-hmm. Yung acceptance ng friend mo. Parang FB lang, friend request. Oo. Accept, paki-accept ako. Oo, acceptance yung friend. Diba? In relationship na to, hindi lang for family kasi. Mm-hmm. Andyan yung makakasalamuhan yung mga kaibigan na masasabihan ka pa na, ano ba yung pinakasalan mo? Ganun, diba? Makakilala. Yung acceptance, yung parang malalait pa yung babae o kaya malalait yung lalaki. Mm-hmm. Kaya importante po yan kung gano'ng katatag ang inyong relationship pag dumarating na po yung mga ganito. Pero maaano naman po, yung maaayos naman yan kung maiaayos natin yung mga ano. Ngayon, mag-intro muna tayo, mahal, no? Para at least magkaroon ng idea yung mga viewers natin, bakit ba nagkakaroon ng May-December couple? Ba, no? Kasi nga, marami po kasing mga palaisipan ng mga tao. Ah, kaya yan, naging couple yan. Ang babae, kasi based sa article na nabasa natin, meron daw kasi mga matatandang mga babae, is ang hanap sa mga batang lalaki is yung sexual desire. Ay, tawag doon sa mga ganong mga babae is mga cougar. Uh-uh. Is ang gusto lang, kaya pala niya gustong makipagrelasyon sa mga batang lalaki, is yung sexual desire. Yun yung iniisip ng ibang mga tao pag nakakita sila ng nag-asawa May December, di ba? Kahit siya mismo, yung babae mismo, yun yung tawag nila. Ngayon, pagka ang lalaki naman yung bata at ang ano naman niya is matanda, ang ano naman niya, sugar mommy. Sugar mommy naman niya. Sabihin, parang ano niya, parang gatasan niya yung matandang babae. Di ba, no? Yan yung madalas na sinasabi ng mga ano, ng mga nakakakita, yung mga comment nila doon sa mga May December. Yan na yung sugar mommy mo. Uh-huh. Diba? Kasi nga, ang alam ng mga tao is kapag ano, is piperahan lang ng batang lalaki yung may edad ng babae. May edad ng babae. Ngayon, pagdating naman sa ang ibang sinari naman is yung matanda naman yung lalaki at yung bata naman yung babae. Mm-hmm. Ang tawag naman doon is trophy wife naman. Oh, yun ang sinasabi. Trophy wife. Sabi, pag sinabi kasing trophy wife, is dahil nga matanda yung lalaki, tapos bata yung babae, eh talagang ipinagmamalaki nung matandang lalaki yung kanyang asawa. Oh, dahil, tinan mo, nakapag-asawa pa ako ng bata, oh, talagang ibinibida talaga. Sabihin, trophy, parang trophy. Ba yung trophy? Napansin nyo ba yung trophy? Talagang inaangat yun. Talagang pinagmamalaki. Sa kanya naman, ang pinagmamalaki niya, yung asawa naman niya. Mm-mm. Asawa naman niya, talagang trophy wife. Ngayon, yung babae naman, na bata, then nakapag-asawa naman ng matandang lalaki, ganun din naman, pera din. Sinasabi nila, oo. Pera din ng habol. May mga taong ganun, sinasabi nila, bagad eh, ay naku, kaya yan nagpakasal dyan para maging sugar daddy niya. Sabi nga nila eh, kung ikaw ay bata at maghahanap ka ng asawa, dapat daw yung MMM. Alam mo yung MMM? Matandang mayaman na madaling mamatay. O, yun yung mga sinasabi ng diba? Mga malulo kung ano, yung mga tatlong M. Yung mga salbahe. Maghanap ka daw ng asawa na mayaman na madaling mamatay. Yun yung mga comment ng mga ano, ibang mga tao pagdating sa May-December couple. Yun yung pinaka one reason na naiisip nila kaya yan naging May-December. Oo. Okay? Ngayon, kung sakali man na hindi naman ganun ang inyo pong isipin, 'di ba? Talagang kaya tayo naging May-December couple. Siyempre, talagang nagmamahalan talaga. Okay, tandaan niyo po, kahit ano pang edad po natin, pero kung pag-uusap is pagmamahal, no? Nawawala na po yung sinabi naming reason na 'yon. 'Di ba, no? Sabihin, ano man ang sabihin nila, 'di ba, no? Ano man yung naiisip nila sa mga ganyang mga tao, bilang mag-couple, dapat alam nyo po
na kaya kayo nagsama or magsasama, eh talagang nagmamahalan kayo sa isa't isa. Hindi dahil sa may pera ka, o trophy wife ka, or cougar ka, or sugar mommy ang ano mo. Dapat ang pinaka number one, kaya kayo nagsasamang bilang couple, is talagang number one is mahal na mahal. Oo, mahal mo sa isa't isa. Ngayon, yung mga ganun sinasabi, hindi yung makakatulong sa relationship. Mm-hmm. Kaya pag nakakarinig ka ng mga ganun na, ay, kaya yung ganyan eh, dahil ano, ganun to. Mm-hmm. Kaya pinakasalan si ganyan dahil ganyan. Huwag nyo po yung pansinin, i-deadman nyo, kasi hindi yun makakatulong sa relationship nyo. Mm-hmm. Kasi baka yun pa yung makpa. Pag inintindi nyo po yun, yun pa yung makakaano na, magkaroon ng ano yun, na maging dahilan pa ng hindi magandang pagkakaintindihan yung dalawa. Kaya nga sabi nga ni Brother Eli, dapat kung kayo ay magmamahal, dapat hindi mahal. Dapat mahal na mahal mo. Kung mag-aasawa daw, dapat mahal na mahal ang isa't isa. Hindi pwedeng mahal lang. Dapat mahal na mahal. Kasi doon lalabas yung ano eh, yung kahit na anong mangyari dahil mahal mo nga, matitiis mo, magagawa mo yung lahat. Ngayon, pagdating sa pag-accept, diba, no? Di napatunayan nyo na talagang nagmamahalan kayo sa isa't isa. Then, saka natin sasabihin sa ating family. Mm-hmm. Diba, no? Ngayon, for example, ako, ang na-experience ko nung sabihin ko dun sa aking nanay at tatay na ako po ay mag-aasawa at ang aking mapapangasawa ay walang iba kundi ang aking misis ngayon nasa harap po ninyo, eh talagang hindi kagad sila makapaniwala. Hindi kagad nila matanggap. Diba, no? Hindi talaga matanggap. Ngayon, ang sasabihin mo sa kanila, naiintindihan ko. Diba? Naiintindihan ko po, ma. Naiintindihan ko pa na yung nararamdaman ninyo na talagang hindi nyo matanggap. Pero, syempre, nagmamahalan po kami sa isa't isa. Sana, pagbigyan nyo ako dun sa nais ko. Diba, no? Kasi nga, syempre, tandaan nyo po natin, ang pagmamahal is, ano yan, hindi natin pwedahan. Diba, no? Yun yung pinaka ano natin. Kaya yung sinabi ko po sa aking magulang na kami ay mag-aasawa, ang maganda nga sinabi ng nanay ko eh, is pabayaan na lang. Diba? Kung ano yung gusto mo, sige, go. Yun yung pinaka ano natin. Kaya dapat masigurado ng family mo na sinabi mo na meron kayong karelasyon. Yun yung pinaka-ano natin. Pero meron namang iba talagang ayaw. No? Di okay lang. Hayaan mo na muna sila. Kung talagang ayaw, huwag mong ipilit yung relation mo sa kanila. Pero syempre, tuloy pa rin kayo. Yun yung mahal mo talaga. Kung talagang mahal mo, kasi meron kasi napapasindak eh. No? Kung talagang mahal mo, patunayan mo sa kanila, prove them. Yun yung pinaka-ano natin. Pero yung sabi mo na naintindihan mo sila. Pero ipaalam mo rin sa kanila na kunyari na nakasal na kayo o ano, 'di ba? Mayroon na kayong desisyon. O may desisyon na kayo, nag-asawa na kayo na yung magiging asawa niyo ay magiging part na rin ng family niyo. Na yun yung ipaparamdam mo sa mga ano mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa ano, kasi pag hindi yun yung ginawa mo at hindi mo kaya ipagtanggol yung magiging asawa mo, mahirap. Mahirap ang mag-adjust yung partner. Kailangan sa relationship na ito, kaya yung panindigan ang relationship nyo. Mm-hmm. Kaya ka ipaglaban ng lalaki at kaya din ipaglaban ni babae sa familia ng lalaki. Both dapat kaya na ipaglaban. Ano man ang mangyari, yun, kaya nyong ipanindigan. At ipakita nyo pagdating ng araw na talagang yung pagmamahalan nyo ay talagang totoo. Mm-hmm. Yun. Ikaw, maano ba nangyari dun sa mga anak mo naman? Dahil mag-aasawa ka ng mas bata, ano nangyari naman? Diba, hindi nga sila pumayag. Mm-hmm. Hindi nga. Andyan, duda pa sila noon. Talagang duda sila. Parang galit sila sa'yo. Parang, ano ba to? Parang ang tingin nila, lulukohin mo lang ako. Mm-hmm. Kasi natatakot sila na baka daw pagdating ng araw, siyempre, ano daw, baka iwan mo daw ako kasi nga mas matanda nga ako sa'yo. Pero ang kagandahan nun talaga, yun,
ipinakita mo sa kanila na mahal mo talaga ako. Mm-hmm. Siyempre, doon din sa ating pagsasama, gusto mo rin, ang number one din na pinapasalamatan ko sa lahat, ang Diyos. Kasi sinamahan niya tayo sa pagsasama natin. Mm-hmm. At siyempre, hindi naman, wala naman talaga akong, ano, kumbaga, yung pagiging mag, nung maging mag-asawa tayo, nagkaroon tayo ng relationship, siguro, may isang taon ba yun? Mm-hmm. O, may isang taon, 1 year. Mm-hmm. 1 year lang, tapos napakasal na agad tayo, di ba? Mm-hmm. Ng 2012. Ayun, ang kagandahan lang doon, mahal, na ano mo, napakita mo talaga na na-prove ko sa kanila. Na-prove mo sa kanila na talagang mahal mo ko, hindi mo ko lolokohin. Mm-hmm. Ito. Mula, kaya nga noon, mula noon, nung ma-prove mo sa kanila, hinangaan ka nila, di ba? Oo, totoo. Hinangaan ka nila, hanga mo daw sila sa iyo. Mm-hmm. Lalo na yung, ano, yung mapanood din yung sa Rated K. Lalo sila nang ganun. At siya before, mapanood din yung sa Rated K, no? Mm-hmm. Pati yung mga kamag-anak ko, mahal, lumapanood yung Rated K. Mm-hmm. Saludo sila sa iyo, mahal. Lalo mm-hmm. na yung, yung kapatid kasi ko. Nga, kasi nga nila alam yung buong istorya. Yung napanood nila yung Rated K. Oo. Oh, talagang, talagang. Yun yung sabi ng kapatid ko. Mm-hmm. Na lalo. Sino yan? Sino ang pangalan ng kapatid mo? Si Danny din. Uh-huh. Oo. Sabi niya, talagang ano, saludo ako dyan sa naging asawa mo. Sabi niya ganyan. Kasi inano niya eh. Talagang, nung mapanood ko yung Rated K na yan, sabi niya ganyan. Talagang, na ano ko, sabi niya, natuwa ako na, na parang napaiyak siya. Parang ibang pakaramdam daw niya na, nung makita niya sa Rated K, nung kunikwento niya sa akin. Andun daw yung saya niya, tapos andun parang maiyak siya, parang ano, ang ganda daw yung story. At pinahanga ako ng asawa mo, sabi niya sa akin. Kaya natuwa naman ako, di ba? Kasi, kaya yung pasalamat ko na lang sa Diyos na, salamat sa Diyos sa pagbibigay niya sa akin ng asawa na galing sa kanya. Kaya sa atin, ang scenario na ang scenario sa atin, mahal, is kung hindi man nila kaagad natanggap, pero as time goes by, nabago na yung ano nila. Uh-oh. Hanggang sa paunti-unti na nila natanggap na buo. Oo. Diba, no? Kasi nga, syempre, mahirap talaga patunayan eh. Pero dahil nakaisang taon na tayo, 2 taon, 3 taon, talagang napoproof nila. Sila mismo ang nagsasabi na, ay, talagang true love ito. Talagang mahal ni Danny si nanay. Si nanay naman, mahal talaga niya si Danny. Yun yung nangyari. Pero, meron namang kabaliktaran, mahal. Na talagang, kasi mula, ayaw talaga. Ay, paano natin yun? Paano natin matutulungan yung mga gano'n na talagang ever since, talagang hindi matanggap. Diba, no? Anong gagawin naman natin? Para, eh, ano natin? Ang gawin nila, lalo na sa mga kunyari, isinasama ng lalaki. Kumbawa natin, vice versa. Mm. Yung lalaki, sinasama niya sa family gathering. Gathering, yes, mga events. Oh, events. Kung parang hindi tanggap ng family, di okay lang. Mm. Pero, iparamdam mo sa kanila yung asawa mo o yung relationship mo. Alimbawa natin, hindi pa ka-relationship. Hindi pa mag-asawa. Mm-hmm. Iparamdam niya sa pamilya niya na mahal niya yung kanyang kasintahan. Mm-hmm. Na siya ay magiging part ng family. Yes. At isa pa, mahal, occasion na ganyan, family gatherings, di ba? Mm. May mga birthday ang family. Mag-ano kayong dalawa? Team, as team kayo. Mm. Na huwag iiwan ni lalaki. O babae. Yung babae na nakaupo lang dyan sa isang upo. Vice versa. Oo, huwag sila mag-iwan na. Kaya nga team sila eh. Mag-asawa sila, dapat laging magkasama. Oo, mag-asawa sila, magkasama. O kuya naman, mag-boyfriend pa lang. O, o, going to married pa lang, di ba? Mm-hmm. Sila, pag pumunta sila sa family, kaya nga, family acceptance eh. Mm-hmm. Yun yung mga gagawin nila na pag sinama niya yung girlfriend niya sa family, huwag mm-hmm. niyang iiwan mag-isa, parang team sila. Ngayon, kung nakikipagkwentuhan siya, ano niya, involve niya yung kanyang girlfriend o boyfriend doon sa usapan nila sa grupo. Mm-hmm. Isama. Hindi, oo, hindi hihiwalay si lalaki at makikipag-grupo doon sa kapwa lalaki mm-hmm. na sa mga pinsan-pinsan niya ng mga lalaki, huwag niyang iiwan yung girlfriend niya. Okay? Kahit sino. O yung iyon naman babae, uupo doon sa mga kasin niya, mga tita niya, iiwan niya lalaki. Naku, huwag gagawin niyon. Kasi baka ma-OP ang bawat isa kung kanon. At saka, out of place. Oo, after nung event na yun, tandaan nyo, magkakagalit po kayo. Talagang magkakaroon ng ano yan, na kailangan ipakita nyo po sa family
both family na may merong gatherings na ganyan, ipakita nyo po kung gano'n yung kamahal ang isa't isa. Mm-hmm. Iparamdam nyo na ito ang gusto kong maging asawa. Mm-hmm. You should accept that. Mm-hmm. Yun, yung ano. Ipakita mo na talagang, mahal ko to, tanggapin nyo to. Oo. Yun. Right? Oh. Hindi pwede na isang tabi to, itong mahal ko. Sabihin, hindi siya pwedeng ialis sa family. Kasama, kapamilya na siya ngayon. Oo, yun yung pinaka ano natin. Oo, para at least makita ng mga magulang, makita ng mga ano, mm-mm, na talagang ano, mahal, nagmamahalan sila sa isa't isa. Panahon po ang magpapatunay at magpapakita sa kanila kung ano po yung relationship na meron kayo. Mm-mm. Kaya importante po yun para maiwasan yung sama ng loob. Huwag nyo pong iiwan yung inyong partner. Kung pupunta kayo sa mga ibang occasion, mga ano, team kayo. Kayong dalawa. Mag-team sa lahat, kayo. Oo. Kahit sa mga, kahit for example, sa, kahit pupunta kayo sa shopping, oo, pupunta kayo sa palengke, uh-huh, o saan man kayo pumunta, dapat lagi kayong magkasama. Oo. At wag dapat ikahiya ng bawat isa kung ano yung may relationship kayo. Oo. Kasi, daban? Oo. Tsaka ano, mararamdaman din yun ng ano, kunyari, mm-hmm, eh, ikaw nga, nararamdaman ko nung pag pupunta tayo sa mall. Sa mall, eh, gusto mo pa, nakaganon ako sa kanyo. Mm. Gusto mo, nakaano pa. Patas mag-may tinanong, may nagtanong sa'yo kung ano mo ko. Yung... Ikaw tatanungin. Oo, ako yung tatanungin. Ma'am, kaano-ano niyo po? Oo, sabi anak niyo po? Nung pumunta, nung... Hindi, nung nagsusukat ka. Ah. Nagsusukat ka noon sa SM. Mm. Tapos andun ako, naghihintay ako doon sa labas ng, ano, labas ng fitting room. Mm-hmm. Sabi sa akin, nung parang bading-bading, sabi, mm-hmm, niya nga lang, ma'am, ano niyo po yung nagsusukat? Sabi ko sa kanya, siya ang tanungin mo, wag ako. Mm-hmm. Tapos sinagot mo yun, ma'am, mm-hmm, kung natatandaan mo, sir, ano niyo po siya? Asawa ko, misis ko, bakit? Parang ginanon mo, parang, mm-hmm, parang ang dating, may problema ba? Parang ganon yung, mm-hmm, dating mo. Mm-hmm. Tapos sinakbayan mo ako, ma, ginanonan mo ako, asawa ko. Sabi, mm-hmm, mong ganon. Kumbaga, sa party ko, tandaan yung mga boys, sa party ng isang babae, pag ganon ang ginawa ng boyfriend nila o asawa nila, napakasaya, napaka ano sa kalooban ng asawa ninyo yon. Mm-hmm. Kasi hindi nyo kinakahiya. Yes, dapat ipagmalaki nyo na, ang asawa nyo, kahit na malayo ang edad nyo, is ipagmalaki nyo. Parang mangyari, siya yung trophy nyo. Oh, diba? Oo. Trophy nyo. Kasi meron kasi mga tao, pag kahit di ba kaedad, meron kasi may mga lalaki, asa ba asawa mo ituturo? Ayun. hindi mo lang masabi, ito asawa ko. Ang ginagamit na panuro, yung uso, ayun. Sabi nga ni Kuya Daniel, yun yung asawa ko. Kasi nga, hindi nga niya mapagmalaki. Oo, diba? Oo, no? Kaya dapat, bilang mag-May December couple, dapat ipagmalaki nyo ang isa't isa. Oo, oo, hindi dapat nginunguso. Diba, no? Pwede, pakilala mo, ito misis ko, okay, ito yung asawa ko. Mm-hmm. Yan. Kasi minsan kasi napagkakamalan na magnanay, lola, diba, no? Kaya ano, mahal, pagka nag-a-attend tayo ng mga gatherings, gathering, diba, ano, inuunahan mo na eh. Hindi ba pakilala mo? Pagpapalala ko si Missy, sabi ko, first time kami mag-meet client o sino man ang kausap namin. Ito nga pala yung misis ko. This is my wife. Pinapakilala mo na kaagad, diba? Kaya di sila, medyo una magugulat, diba, no? Pero ang ano ko kaagad, approach ko kaagad, ito na yung wife ko. Mm-hmm. Diba, no? At saka, meron pang ano, diba? Ano pa ba yung sa family kasi yung pinag-uusapan natin, yung bang blending. Yung pakikipag-blend naman. Sasabihin, paano naman, yung number 2 natin. Oo, yung blending. Kasi okay na tayo, siguro nasagot na natin yung sa family acceptance. Family acceptance, no? Kaya dapat, ano nyo po ito, i-take nyo po ito na seriously. Kasi nga, mm-hmm, syempre, medyo mahirap yan. Mm-hmm. Ngayon, paano naman tayo makikipag-halubilo ng maayos? Blending, blend, no? Yun yung pinaka-ano natin. Lalo na, ang mag-couple, for example, ang gaya ni Mrs., meron siyang previous relationship sa dati niyang asawa dahil nabiwida nga si Mrs., meron siyang 6 na anak. Oo, may 6 na. Ako naman po is binata. Ngayon, paano ako makikisama dun sa mga anak niya? Lalo na, ang mga anak ni Mrs. is, ang ilan doon may patanda sa akin. Mm-hmm. Diba, no? Paano ako makikipag-blend sa kanila? Diba, no? Mm-hmm. Ang isang number 1 na ano dyan is yung respeto.
Okay, dapat ako rerespetuhin ko yung mga anak mo. Dapat yung mga anak naman ni Mrs. dapat rerespetuhin din ako bilang asawa. Asawa mo. Kasi tapos kasi kunyari ako yung babae, ako yung may mga anak. Dapat iano ko sa mga anak ko. Matuto sila magrespeto sa asawa kahit ko. Kahit tao. Kasi syempre pag kung pag-uusap tao, aano mo ba 'yan? Eh hindi lang siya tao, asawa ko 'yan. Diba? At saka isa pa kasi lumalabas kasi yung ganun kasi syempre naging asawa kita, 'di ba? Dahil mas bata ka at saka syempre nanay nila eh. Syempre ang loyalty nila doon sa tatay nila namatay, 'di ba? Ganun 'yon. Ngayon, dahil naging asawa kita, syempre para silang ano sa iyo. Oo, dahil kinuha mo ako sa kanila parang ganoon, 'di ba? Parang para naiinis sila. Yun, ang asawang babae, yung babae ngayon ang mag-o-open ng mind sa mga anak nila, 'di ba? I-open i-ano nila na kailangan ito yung asawa ko. Kailangan yung igalang. Kumbaga yung mismong babae yung magsasabi sa mga anak, matuto kayong gumalang. Pero kung ang mga anak naman ay magbabait at matutong ano, at nakikita naman nila doon sa mag-asawa, respeto naman ng lalaki. Irerespeto din naman 'yon. Kasi diba? Yung respect kasi is na-earn 'yun eh. Hindi naman 'yun hinihingi. Oo. Dapat talaga i-earn mo sa kanila. Oo. Kaya 'yun yung pinaka natin. Ngayon, bilang lalaki naman ako, gaya ni kaya kami ni Mrs. Hindi ako tumira sa bahay ng mga anak mo. Oo. Tama ba? Kasi nga siyempre, bilang lalaki, siyempre, mga karamihan ng mga anak mo is babae, di ba? Eh, pag doon ako tumira, eh, siyempre, yung respeto ko, siyempre, dapat, igalang mo natin yung, igalang ko yung mga anak niyang mga babae na hindi dapat na binabas. Kasi meron kasi nangyari mahal eh, na daba, binata, tapos meron kang, may mga anak, ginagawa, is minumulis siya yung mga anak, binabastos yung mga anak, di ba? Pangit yun. Ngayon yung pinaka-ano dun. At saka isa pa, mahal. Nung nung ikasal tayo, bago tayo ikinasal, meron na tayo bahay. The day before na ikasal tayo, meron na talaga tayo uupahang bahay. Bago tayo napunta din sa kondo na kumuha tayo ng kondo, di ba? Dahil hindi pa na-approve yung kondong kinuha natin. At saka bago tayo ikinasal, mahal, meron na tayong in-applyan na kondo. Eh, hindi pa approved. Kaya napilitan tayong mangupahan muna. Kasi gusto natin, bago tayo ikasal, meron na tayong tutuloyan para hindi tayo tumuloy sa mga magulang mo. At ayoko naman tumuloy doon sa mga magulang. Hindi dahil sa ayoko sa mga magulang kasi mo. Kasi nasa Bible yun. Nasa Bible yun na kailangan yung mga mag-asawa, si separate yun. Bubukod. Bubukod yun. Kaya hindi yung mga ayoko na rin tumira sa bahay namin. Dahil siyempre, mag-ano tayo eh. Yung privacy na tinatawag. Yung privacy natin. Dapat may privacy yung mga anak mo. Oo. Tayo, may privacy rin tayo. Oo. Kaya para magkaroon ng both privacy, oo, di bumukod kayo. Mm-hmm. Kaya po, dun sa mga nagbabalak na ganun, pagandaan nyo na po. Kailangan nyo na talagang bumukod. At saka isa pa mahal, nung bumukod tayo, wala talaga naman akong dinalang gamit. Kumbaga, andala ko lang yung damit. Tapos, pati nga, walang-wala po talaga kami dinalang. Zero. Zero kami. Kaya ang talagang ginawa namin, nagpundar talaga tayo. Nung ipapakasal na kami, kunyari, bukas kakasal na kami. Ngayon pong hapon, bimili na po kami ng higaan para doon sa inupahan namin maliit na kwarto. Yung mga common. Ginagamit. Oh, yung kalan, pagluto, electric pan, yes, tapos yung higaan natin, bato, unan, kumot. Binili na po namin yun bago kami ikinasal. The day before kami ikasal, nandun na yun para pag-uwi namin no after ng kasal namin, meron na kaming tutuluyan. Hindi po ako nagdala ng mga gamit, kinuha ko sa bahay namin para idala doon na gamitin namin. Dahil kung ano man po yung nabili ko noon, sa mga anak ko lang yun. Sa mga anak niyo yun. Oo, sa kanila yun dahil hindi ko yung pwede kuhanin. Sa kanila na yun. Kaya dapat, dahil naging mag-asawa kami, kailangan magpundar na kami na sarili namin. Kaya kung hindi nyo pa kayang kumuha ng sariling bahay, di mangupahan kayo. Kahit maliit lang. Kahit maliit, di naman kailangan na malaki. Oo. At least magkasama kayong dalawa. May privacy po kayo. Yun yung pinaka ano natin. Ngayon, meron naman, saan po, baliktad naman ang senaryo. Ang matanda naman yung lalaki na may mga anak. Oo. Tapos ano naman yung kanilang
stepmother is bata, dapat ano naman yun, ganun din. Oo. Dapat irespeto rin, hindi pwedeng away-awayin ng mga anak. Ng mga anak yung batang asawa, diba? Respeto kasi importante talaga yung respect. At saka kung nakita mo naman yung asawang matino. Babae, matino, mabait naman, dapat ano, dapat matuto rin sila magrespeto doon kahit bata yun. At igalang natin. Sabi nga ni Kuya sa kani Kuya Daniel sa kani Brother Ailey is kung talagang for example, mahal yung mahal ko, dapat mahal mo na rin. Diba, no? Yun yung pinakamagandang ano rin eh, magandang aral dun sa talagang nagmamahalan. Kasi kung mahal ko yung ano nyo, sabi ka, misis, mahal. Sabihin mo sa mga anak mo na si Danny is mahal ko siya. Dapat kung ang nanay nyo mahal ko si Danny, dapat mahalin niyo din. Ako naman ganun din. Mahal mo yung mahal mga ko. Anak ko, mga anak mo, dahil mahal kita, mamahalin ko na rin. Diba? No? Yun yun. Natuturuan naman yung ano eh. Yung pagmamahal kasi is nag-guide naman yun eh. O ganun din ako. Pag, siyempre, mahal mo mga magulang mo, kapatid mo, dapat mahalin ko rin yun. Hindi lang ikaw ang mamahalin ko. Nasasabihin ko rin sa mga nanay ko, ma, mahal ko si misis, dapat mahalin nyo rin si misis. O ganun din sa mga anak ko. Kaya ngayon naman, kaya nagkakaroon ng ano, yung family nagkakaroon, nagkakaroon ng blending. Blending. Kumbaga, ando yung pagkakaunawaan dahil kayo mismo ang gagawa ng paraan para yung family nyo magbuklod-buklod at walang ano, walang alitan, walang away. Kayo mismo mag-asawa, kayo ang maglalapit ng inyong mga family sa isa't isa. Ganoon, di ba? Dapat wag niyo ilalayo. Kung maganda nga mag-banding kayo, kayang kayo sa isang buwan. Oo. Kung may budget naman, kung pwede nga, once a week. Oo. Pero kung talagang wala, di once a month. Mag-banding kayo, mag-usap kayo, mga family. Eh, di ba yun ang ginagawa natin, di ba? Madalas, nasa kainan, usap-usap, ganon. Para at least, magkaroon ng, kasi ang nagkakaroon kasi ng banding, ang isang family, kapag laging magkasama, nag-uusap. Total, magkakalayo naman talaga tayo ng bahay. Nakaiba ng bahay. Sabihin, nami-miss natin ang isa't isa. Di ba, mag-meet tayo, usap tayo, may problema man, talagang katuwaan, nagbibiroan, diba? At least, makipag-mingle ang bawat isa para at least maano natin. Kaya sana po ay yan po yung pangat-dalawa, no? Dalawang challenges na pwede nyo pong masadunga kung kayo po ay papasok sa isang relationship na May and December relationship. Kaya tandaan nyo po yung mga tips po namin. Ngayon po, sa susunod po naming vlog, mahal, is ang pag-uusapan naman po natin is pag-uusap anak. Yes. Diba, no? Kasi nga syempre, sabi ng iba, is ang nagiging binding daw ng mag-asawa is yung anak. Totoo kaya yun? Yun ba talaga ang totoo? Na kailangan magkaanak ka para yung bonding yung mag-asawa? Paano kung may December, paano magkakaanak? Tapos, sinasabi na kailangan magkaanak kasi para hindi mahiwalayan ang asawa, di ba? Yun ba talaga ang ano, di ba? Tapos, yun yung is pangatlo. Yung pang-apat naman, paano naman kung ang challenge is magkasakit? Oh, ikaw ba, mahal? Mahanda ka ba? Kunyari, magkasakit, di ba? Oh, dapat. Andun yung mga challenges eh. Siyempre, may edad kasi yung partner mo. Nakahanda ka na ba na pati sakit, tanggap mo? Diba, no? Kaya yan po yung aabangan nyo po sa next vlog natin. Either of the two sa kanila na magkasakit, kaya nyo ba, ano, di ba? Kaya maraming sa May December affair, may mga challenges. Pero yun naman po, kaya kung alam naman natin na kung paano natin susolusyunan, paano natin gagawin, yun, sa awa at tulong ng Diyos, makakaya natin. Tutulungan namin kayo na solusyunan yung ating problema, siyempre sa awa at tulong ng Panginoon. Kaya sana po, abangan nyo po kami sa susunod na vlog. Mahal, no? Kaya, oy, mahal, may tanong ako sa'yo. Ikaw ba gusto mo magkaanak? Sagutin mo na lang natin yan sa susunod. Pag-uusapan natin yan sa susunod. Yung natin. Next vlog natin kaya? Is yung challenges sa pagkakaroon ng anak at challenges kung sakaling magkasakit. Alagaan mo ba ako, mahal? Yan, syempre. Kaya aabangan nila yan. Kaya sana po, huwag kayong bibitaw sa aming
talakayan sa mga susunod po namin. Sana po, kung nagustuhan nyo po ang vlog namin ito, huwag nyo pong kalimutan na mag-like. At syempre, kung meron po kayong nagustuhan or napahaha kayo or na talagang aha moment ninyo, huwag nyo kalimutan na mag-comment, mga beshi, para at least maano natin. And then, kung sakali po na meron kayong kakilala na kapareho po namin ni Mrs. na May-December couple na mag-asawa na, tapos o kaya naman ipapunta pa lang doon sa pag-aasawa, ipanood nyo po sa kanila ito dahil malaking tulong po ito sa kanila. At doon po sa mga nanonood na hindi pa po nakakapag-subscribe, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel para po at least sa susunod po na vlogs po namin, kayo po ang unang-unang makakatanggap ng message na meron po kaming vlog. At kung meron po kayong Facebook, meron po kayong Twitter, at meron po kayong Instagram, sana po i-follow nyo po kami sa aming Facebook page, Danny Loves Lorna. At kung meron po kayong Instagram, ganun din po, Danny Loves Lorna, follow nyo po kami. At kung meron kayong Twitter, Danny Lorna. Yan po yung pinaka, natin. Kaya ang ating pong hashtag, relationship goals. Yun yung natin. At syempre, huwag nyo pong kakalimutan yung ating hashtag din, Danny Loves Lorna. Kaya sana po, hanggang sa muli po, yan po yung aming ipinaglingkod sa pagkakataon pong ito. Sana nagustuhan nyo po yung aming first part 1 ng topic na ito. Di ba, mahal? Yes, mahal. Kaya sana po, abangan nyo po kami sa susunod na vlog. Kaya hanggang sa muli po, ako nga pala si Danny. At ako po si Lorna. At hanggang sa muli po, paalam! Bye! God bless! God bless! God bless.